Laban nga, panibagong araw, panibagong pag-asa. Dali-dali nga kami pumunta dito sa bayan ng Sibuyas, walang iba kundi sa bayan ng Bungabon. Pupuntahan nga natin si Kririn, ang isa sa ating mga sisiw. Mula nga dito sa barangay ng Kurba ay lumiko na kami dito sa kaliwa. Matatandaan na nakakasama natin si Kririn sa ating mga nature trip. At mula noon, nabuo na ang isang samahan at pagkakaibigan. Siyempre, pagkaibigan, dapat sinusuportahan. At kapag kaibigan, dapat kasama mo sa kanyang ikabubuti at sa kanyang ikauunlad. Nabanggit nga niya sa amin na siya raw ay nagbukas ng isang clothing shop. Kaya sa mga mahihilig sa clothing dyan, ano pa ang hinihintay niyo? Meron na niyan si Kririn. Nandito na nga kami ngayon sa Barangay Social. Nalilito talaga ako dito sa mga barangay sa bayan ng Bungabon. Konting tawid mo lang, nasa ibang barangay ka na. Pero ang bahay at shop nga ni Kririn ay matatagpuan daw sa Barangay Pook Rizal. Tapos pag tumawid ka raw sa kabilang kalsada, Barangay Social na yon. Tara, pasukin na natin ang munting tindahan ni Kririn. Ang pangalan nga ng clothing shop ni Sed Pri Rufo ay si Deuce. 19 years old itong si Kririn. At sa kanyang murang edad ay naisipan niya na magtayo ng ganitong uri ng hanap buhay. Yan ay dahil din sa kanyang kagustuhan na makatulong sa kanyang mga magulang. Gusto raw niya kasi na kahit yung sarili man lang niyang panggastos ay hindi niya nahihingi. Maraming iba't ibang brand ng clothing ang ibinebenta niya dito. Tulad na nga lang ng Kush, ng Rare, ng High Minds at Off High. Magaganda nga rin ang disenyo ng mga clothing na to. At syempre, dekalidad ang tela at ang mga print nito. Direkta nga daw siya sa mga supplier, kaya sinisigurado niya na ang lahat ng ito ay original. 800 pesos nga ang benta ni Sedfri sa mga damit na ito. Pwedeng-pwede na yun dahil gumagastos rin siya sa mga shipping fee. Yes po, dahil ipinapadala sa kanya ng mga supplier ang mga damit na ito. Kung susumain, konti lang ang kita ni Sedfri, pero sabi niya mas okay na yun kaysa wala. Kaysa maghapon nga lang daw siya nakatambay at walang ginagawa para kumita. Kaya nga gayon na lamang ang aking paghanga at respeto sa sisiw na ito. Na sa kanyang murang edad ay meron na siyang mindset na ganito. At eto pa nga ang nakakatuwa dahil naikwento niya sa akin na binenta nga lang daw niya ang kanyang motor para magkaroon ng puhunan. Kaysa nga daw kung saan-saan siya malibot ay pumirmi na lang siya dito sa kanyang shop. Kaya kayo mga kababayan, lalo na ng maraming kabataan, kung kayo ay naghahanap ng mga dekalidad na clothing, punta na kayo dito sa Sidus. Hindi naman lingid sa aming kaalaman na sa panahon ngayon ay uso na ang ganitong uri ng damit. Yan ay dahil na rin sa impluensya ng ating mga iniidolo. Isipin nyo na lang mga kababayan na sa tuwing bibili kayo ng mga damit ni Sedfri ay natutulungan nyo rin siya. Katulad nga ng palagi nating sinasabi, apasuportahan natin ang sariling atin. Dahil sa dulo, tayo-tayo pa rin magkababayan ang magtutulungan. Marahil ngayon ay nakokontian pa kayo sa mga stock ni Sedfri. Pero naniniwala kami na sa ating pagsuporta, ito ay unti-unting dadami. Ayun nga si Mudyako, gustong-gusto nang bumili kaso mag-iipon daw muna siya. Kaya kayo dyan, sugod na dito sa Sidus. Pag nga bumili daw kayo dito, ay meron kayong libreng sticker. Sa'yo, Kririn, 100% ang aming suporta sa iyong hanap buhay. Dahil nga hapon na at meriendahan na ay nagutom na kami. Kaya naman, pinuntahan na rin namin itong J&J Ihawan. Nasa highway nga lang ito, malapit sa Four Blessings. Nakakatuwa nga dahil lahat ng kanilang ihaw-ihaw dito nakabalot. Yan nga raw ay upang mapanatiling malinis ang kanilang mga produkto. Kumuha na nga kami ng aming kakainin. Kasama ko dyan si Mudyako at si Dugong na siyang may hawak ng kamera. Ayan nga si ate na busy-busy naman mag-ihaw. Kay sarap lang talaga ng ganitong food trip. Ayan nga't sinubukan ko pa mag-ihaw ng aming kakainin. Wala kasing katulong si ate. Napakarami niya ng customer. Sabi ko nga kay Mudyako, tulungan naman ako. Siya ang magpaypay. Dahil kami nga ang kakain nito, sinigurado ko na maganda ang pagkakaluto. Dito nga ay nakasabayan pa namin sila nanay na masugid na taga-subaybay. Muli, shoutout po sa lahat ng mamamayan ng bayan ng Bungabon. Huwag po natin kalilimutan na i-appreciate ang sariling atin. Ito pong muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud Novo Ecijano. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na.